Pang-apat na tanong, papaano ninyo isinasagawa ang inyong doktrina? Okay. Papaano namin isinagawa ang aming pananampalataya, ang aming paniniwala? Sa katrumpo ng Islam ay walang kwenta ang isang pananampalataya o paniniwala o doktrina kung walang kaakibat na pagsabuhay sa mga turo nito. Isa sa mga pinakamahalaga po na ano sa amin na pagsamba ay walang iba kundi ang pagdarasal. Na kung saan kami mga Muslim, kami po ay tinuruan at tinutusan na magdasal ng 5 beses sa loob ng isang araw. Babae man o lalaki, batanda, binata, dalaga, bata man na nasa wastong gulang at nasa wastong pag-iisip, mayroong mga trabaho, mayroong mga ipinagkakaabalahan, walang pinagkakaabalahan, kapag dumating na ang mga nakatakdang oras ng pagdarasal ay kinakailangan isagawa, isakatuparan ng isang Muslim bilang pagsunod sa utos ng dakilang tagapaglikha. Kami po ay nagdarasal hindi ayon sa pamaraan na nais namin, hindi ayon sa kung kailan namin gusto, at sa kung ano ang pamaraan na naisin namin. Kundi ito ay ayon sa pamaraang itinuro sa amin ng mahal na Propeta Muhammad, sumakanawang kapayapaan, at ayon sa kagustuhan ng dakilang tagapaglikha sa kung papaano namin siya sambahin. At kami po ay naghuhugas sa mga bahagi ng katawan bago kami magsagawa ng pagdarasal o tinatawag na salah. At pagkatapos ay aharap kami sa kibla, sa direksyon ng kibla, nanduroon yung Kaaba na kung saan dito sa Saudi Arabia, sa Makkah, Al-Mukarrama. So kung saan yung direksyon nito ay kami, kahit ang isang Muslim, kahit saan mapadpad, ay kung saan yung direksyon ng kibla, ng Kaaba, ay doon kami harap para sambahin ang Allah. At isa lang yung pamaraan ng pagdarasal namin. Ano man ang lahi na kinabibilangan ng Muslim ay isang pamaraan lamang ang pagdarasal. At meron din kaming pamaraan ng ibang isa, uri ng pagsamba na kung saan ay doktrina ng Islam, ayon yung pag-aayuno. Na kung saan pag dumating ang buwan ng Ramadan, kami po ay nag-aayuno sa loob ng isang buwan at pinipigilan namin ang pagkain at pag-inom at pakikipagdalik sa asawa habang kami ay nag-aayuno. At ang pag-uras ng pag-aayuno namin ay mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. At iniiwasan din namin ang paggawain o pagsasalita ng mga hindi kanais-nais, mga pagsisinungaling, mga pagmumura at iba pa. Kasi yun yung diwa ng pag-aayuno. Meron din kaming pag-doktrina o katuruan na kung saan bilang pagsamba sa dakilang tagapaglikha sa Allah ay pagsasagawa ng Hajj o pilgrimage papunta sa Makkah para gawin ang specific na pagsamba. At meron din kaming obligadong kawanggawa.